25. 1 Corinthians chapter 11 verse 25. Okay. Let's read. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as ye drink it in remembrance of me." So, ginagawa natin ang bagay na ito as a remembrance. Amen? We are doing this to remember what God, the Lord Jesus Christ, have done. And the cross of Calvary. And then let's go to the same chapter, but let's go to verse 23. Let's go back like 3 verses or verse 23. Let's go back to verse 23. Meron. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he has betrayed, took a bread. So, this is also the time where the Lord Jesus Christ is with the disciples. He took a bread. So, I want someone to participate to pray for the bread. So we can call brother. Pray for the bread. Thank you for the bread. Para kita sa kanya. Salamat sa katawan. Last natin. Ang tinapay. Tinapay. Amen. Sabay-sabay po natin. Kanin. Itinapay. Kanin. Let me give you few seconds to communicate with God. Let's remember what was done. Ang kanyang katawan ay nilatayan. Siya ay pinahirapan, tiniis ang lahat ng hapdi. Lahat ng paghihirap na dapat tayo ang tumanggap, siya ang tumanggap. Siya ay nag-iisa. Lahat ay walang tumulong sa kanya. Sinalo niya lahat ng yon. And we remember, this is a remembrance of the great love of our Lord Jesus Christ. Sabihin natin, thank you, Lord, for your body. Thank you, Jesus. We love you. And then, we'll take the juice. We'll pray for the juice. Can you pray for the juice, Pastor? Let us pray. Let us raise this cup. This represents the blood of the Lord Jesus Christ, which is shed when he died 2,000 years ago.
Father God in heaven, thank you for sending your son to die. Oh, we're going to fathom to think how much you love us because you sent your only begotten son. And Lord, you said, if there is no shedding of blood, there is no remission of sin. Yes. And Lord, we accept that remission of sin because the blood of your only begotten son has already been shed 2,000 years ago. And the effect of that blood will never lose its power, Father God. Yes, Lord. Hallelujah. We claim the remission of our sin. And we remember, Father God, how the Lord Jesus Christ died for us. Lord Jesus, thank you for loving us. And thank you, Lord. Please remember how much you love us. Thank you for that. The Lord. Yes, Lord. All these things, Lord Jesus, we pray in your name. Amen. Sabay-sabay po natin inumin. I want to give you a few seconds to remember what the Lord Jesus Christ has experienced. Ang kanyang dugo ay nabuhos. Sabi nga doon, yung kanyang dugo ay nabuhos na halos siya'y nauuhaw. Kaya siya ay binigyan ng inumin, pero hindi tubig ang binigay sa kanya. Vinegar. Sobrang tindi ng pagtitiis. But the victory is there. After all, hallelujah, the Lord says, it is finished. Hallelujah. Thank you, Lord God, for your blood. Thank you, Lord God, for your body that you sacrificed for us to be free, for us to be saved. You redeem us, Lord. Thank you for the salvation, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtubos sa amin. And we are reconciled by God and become friend of God. Thank you, Lord. We praise you. We glorify you. In Jesus' name we pray, the power of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. Thank you, Lord. Walang pangalan sa Panginoon. Thank you, Jesus. Wala akong Twitter. Hello, subject. Okay. Okay, guys, let's move on to the word. Everyone, are you ready? Handa na ba kayo? Amen. So let's prepare our Bible, our notebook. If you are taking notes, that's good. Okay? Kung meron kayong mga pangulat, mas maganda. Dahil ang mensahe po nito ay sobrang ganda po nito. Sobrang ganda. Pag sinabing sobrang ganda, maganda to. Very exciting. This message is the message that I first heard, then I gave myself to God. So, meron ba dito na hindi pa matanggap o bago? Is there any new soul? Wala naman? But very important na malaman nyo ito. For you to also share it to other people effectively. Diba? Kasi pag napaliwanag nyo ng maganda at maayos sa taong sisharan nyo, mas maganda at kapanipaniwala. Hindi tayo nauutal o ano. So, much better to take notes. So, let's pray first. Ako na lang po mananalangin. Kahit nakaupo na lang po kayo. Yes, Lord God. Let's pray. Salamat sa buhay na iyong ibinigay, Panginoon. Salamat sa aming pagising ay may bagong umaga. Patawad sa aming mga nagawang kasalanan o mga bagay na nakakapigil sa iyong gawain. All our shortcomings, forgive us, Lord. Patawad po, Amang nasa langit, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kami po ay binigyan niyo ng proteksyon, wisdom, knowledge, understanding,
kaalaman at ng pag-unawa sa iyong mga banal na salita. Let your will be done in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Alam ko po na malungkot ang mamatayan. Like, a year ago, like 1 year and 3 months, or 1 year and 2 months, my mom, Pastora Rosalina Carpio, died. Pastora Rosalina Carpio died, December 2022. Amiba po ang sarag na nakakain ng karne sa barbecue na hilaw. So, dumami yung amiba sa tiyan. And then, after few weeks, pasok 2023, my father died. Pastor Bishop Ricardo Carpio, my dad died. January. So, my mom is on a funeral service. Parang yung lamay ni mama. Pero we celebrate Christmas while my mom nakaburol. Siyempre, binurol, umabot pa ng bagong taon. We celebrate New Year na nandun yung mom ko. And then my dad nasa ospital. So nagpuputungan lahat ng mga puputok. And then sa ospital namatay si Papa eh. So namatay siya January na. So pagpasok ng pag exit ng 2022, namatay yung mama ko December. Pagpasok ng 2023 January, namatay naman yung father ko. What can you say? Alam nyo, anong mga sinasabi sa akin sa paligid? Buti kinakaya mo yan. Di ba? And, kaya sabi ko sa inyo, alam ko na malungkot na mamatayan. But, the Lord Jesus Christ, teach me. Help me cope up. Help me be strong. Hallelujah. And lumipas naman ang panahon, mga ilang buwan siguro, yung aming assistant pastor, or yes, assistant pastor naman, yung father naman niya namatay. So, meron na naman namatay. Si Tatay Julius. And yung rin siya family, siyempre, malungkot din. Matayan eh. Kami, malungkot din kami. We grieving. Talagang, ano yan eh, 1 year yan eh. Grieving yan eh. So, talagang wala ka sa, you are not in the right mind of thinking, wala kang plano, wala kang, ano nangyari? Biglang, my dad died. How's the church? So, I'm working. I'm a call center agent for 15 years. I work in Verizon, AT&T, telco company, and now I'm part of a electricity provider in New York. So, ako yung collection. We collect money. We do the bill and collection. 15 years ako na sa call center, but continually helping the ministry. My dad, Ricardo, Bishop Ricardo Carpio, nagpastor siya for 45 years. So, walang tagal mga kapatid, nagpastor ang aking ama. Hindi pa po ako pinapanganak, pastor na siya. So, kumbaga nagpapastor siya noon. Pero the great testimony of my dad is when I was born. Because my mom and my dad is unable to have a child. Because they are married for 10 years. 10 taon sila mag-asawa, pero hindi sila nagkaanak.
Kaya miracle. Bakit nangyari yun? 10 years silang binagkaanak, ang ginawa nila, they adopt a child. May big brother is adopted. Nanonood kuya ko ngayon. So nalaman lang ng kuya ko na siya ay adopted nung nakuha ko yung birth certificate ko. When I need to get my SSS document, you need to present your birth certificate. So that's the first time that I will work, I need to have my SSS. So nag-apply ako sa SSS, sabi ko, Mom, may I have my birth certificate? I need it, SSS. Pag nakuha ko birth certificate, when I look at my birth certificate, it says there, firstborn. May mark din, di ba? Yung parang may check. Dapat ang check doon is second child. Ang naka-check, firstborn. Kaya sabi ko, Mom, why it was check firstborn? I have a brother. Doon na nagkaalaman. Sabi ko, and then my mom said, okay, I'll tell you. Your big brother is adopted. Sabi niya, you need to tell it to your brother. No, Mom! You're the one who's going to tell my brother. Ako pa masasabihin na... Sabi ko, kuya, ang punta. Hindi, di ba? Dapat hindi ganun eh. Dapat, yung magulang magsabi. Ang sinabi nila sa kuya ko, at sobrang lungkot ng kuya ko, umiyak talaga siya. Kasi ilang taon na siya nung nalaman niya eh, na 18 years old or 19 years old, malaki na. Nagtampo siya, naganap siya sa buong lugar, hinanap niya yung nanay niya. Nakita niya po yung nanay niya, ito po yung bahay namin sa Palop Street, nandoon lang sa kabilang kalsada sa may sapote. Meron ng pamilya, may bagong asawa na, may ano na. Nakausap niya, sabi nung nanay niya, na hindi alam nung asawa ko na may anak ako. Kaya, nirequest na lang nung nanay niya na huwag na lang paalam dun. Kasi, di ba may asawa at anak na eh, hindi alam. So, grabe yung lungkot, pero bumalik naman si kuya sa amin, niyakap na, tinanggap namin. Kasi talagang buong buhay niya sa amin siya. Talagang minahal ng mama ko. Mas mahal pa ng mama ko yun kaysa sa akin. Pag nawawala ang kuya ko, umiiyak yung mama ko, asan ang kuya mo? Na, pag ako nawawala, si Jeff nawawala, okay lang yan. Kasi po ako ay pasaway, ako po'y laging nasa labas. I am always outside the house, outgoing ako. Dancer ako kasi, ay mga regular dancer ng Fairmark Cubao. Sumasayaw-sayaw ako. Okay? So, kung hindi niyo lang alam, bago po ako nagpastor, I am a regular dancer ng Channel 13. Oo, nagsasayaw ako doon. At if you like, okay, sumali po ako sa Starstruck dati. Okay? Ang pastor niyo po ay isang Starstruck. Okay, at sumali ako doon, hindi ko alam kung nakita niyo ako, hindi ko alam kung lumabas pa sa TV, but kasabayan ko po sila Mark Heras, I've been with Rainier, kung naalala niyo, Ase, di ba? Rainier, yung naka-one-side yung buhok, yan, sila, sino mo mga kasabayan nila Rainier, Mark Heras, si Jenny Lynn Mercado, asawa ni Dennis Trillo, di ba? Kaya yeah, mga kasabayan ko yan. Madalas ako nagpupunta sa bahay nila Rainier noon kasi yun ang close ko. Pero ang tagal na noon, sobrang tagal na noon. Starstruck, first batch, you know? Tagal na. Baka alapin sa YouTube ko. Hindi, pastor, alapin ko ka sa YouTube. Okay, hindi ko alam kung makikita niya ako doon. Pero sabi ng aking ama, my father said, because I'm joining the life of a celebrity. My father said, hindi kita pipigilan dyan. Sali ka sa showbiz. Pero sabi ng papa ko, marumi ang showbiz. Marumi. Iba na yung kundiyan, marumi. Kaya pala marumi ang showbiz kasi sila-sila doon, asawa nito, magiging asawa. Kaya kung mula to, dapat ibang girlfriend niya, yung girlfriend niya nung ngayon. May asawa na lang. Nag-divorce, asawa naman yan. Kaya hindi ko tinuloy yung aking starstruck career. Yung nagkataon, wala ako sa gawain. At nandun ako, nag-artista. Hallelujah.
And yung po ako yung na-disciple, I've been disciple by my dad. Tinuruan ako ng aking ama lahat. Talagang sinisend niya ako sa mga, kinasama niya ako sa mga Bible study. At ako ay lagi niya kasama sa mga pastor meeting. Kaya nakikita ko yung ano eh, mabuti pala. Laki ako sa church, I know how to play drums. I know how to play guitar. I know how to play keyboard. I know how to play bass guitar. And I know how to sing. Glory to God. Amen. Because my dad prepared me. Parang alam niya, darating ang time. Gagamitin sa gawain to. Turuan mag-drum siya. Turuan mag-keyboard. Turuan lahat. Discipleship 1, discipleship 2. Sige, ituro lahat yan. And ito ngayon. Kaya ang aking dad ay ginawa niya lahat na para ma-prepare ako sa gawain. And nung ako ay tumanggap sa Panginoon, narinig ko yung mensahe. Ito po yung title. Mahaba po yung introduction ko. Ito po yung title ng aking preaching. The title is Because Pastor Mario, you've given me redemption. Yun ang aking topic, redemption. But the title of my preaching is Salva. Salvation. Pero, salva. 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 Salvavida. Bakit naging salvavida? Kasi sa, pang salva, no? Kung ikaw ay malulunod, eh, magsalvavida ka. Maliligtas ka. Salva is a word na pagliligtas. Amen? So, nung narinig ko yung mensahe about salvation, doon ko nauunawaan, that's what I don't understand, na kailangan ko palang maligtas. Diba? Kaya tayo nandito eh. Because we understand that we have redemption. We have been saved by the Lord Jesus Christ. Hindi tayo nandito dahil, ay, ang ganda kasi ng church. Hindi yan. O bakit ka nasa church? Kasi, the electric fan. Hindi ka electric fan yung reason. Because of the mic, because it's because you are saved. Amen? So those people outside who are not going to the church, hindi pa nila nalalaman. They are not yet knowing that they need to be saved. That's why we are the ones going to be used to tell them about salvation. Salva, yan ang ating title. Ang main verse natin is Romans chapter 5, verse 9 to 11. Basahin natin. Okay, wala kasi akong slide eh. Kaya sila, oh, bilis ah! Hallelujah! Glory to God! Romans chapter 5, verse 9 to 11. So, 9 muna tayo. Sa Tagalog ko babasahin, sabi dito, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. 10. Dati tayo mga tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ayun pa, isa pa nagpatibay. Hindi sila nagtinig pa tayo. Nabuhay ang ating Panginoon. 11. At hindi lamang yan. Bilang yun, ha? Dinig. Tayo ay nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Dati tayong kaaway ng Diyos. Sipin nyo yun. Balikan nyo nung kaaway nyo ang Diyos. Wala kayong pakialam sa pangalan niya. Binabastos natin yung pangalan niya. Minsan, wala tayong pakialam sa simbahan. Nung ako po'y wala pa sa Panginoon, hindi pa ako naliligtas. Ang Bible,
ay pinambabalot ko po ng mariwana yan. Maniwala po kayo sa hindi. Yung Bible na kulay blue na maliit, maganda-ganda yung papel nun, manipis eh. So ginagawa ko yung pambalot ng mariwana. Oh, yung blue. So, yung Bible na blue is ganito kakapal yun, guys. Lumipis sa akin yung Bible. Kasi yung mga barkada ko, my friends are also smoking ano, weed. So, nagmamariwana kami, wala kami pang balon. Nakita namin yung Bible, pinagbabalot. Hindi mo ganding papel nito. Isipin mo yun? Kaaway namin ang Diyos! Kaaway ko ang Diyos! Hindi ko kailangan Panginoon. Kaya masabi dito, tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan. So ngayon, naging kaibigan natin ng Diyos. We are reconciled. Kaya nga, kung wala ang Panginoon, hindi ka dapat o hindi mo kayang lumapit sa Diyos. Kaya yung may mga ibang paniniwala, rumirekta sila sa Diyos. Huwag na nalangin, walang Jesus name eh. Ah, salamat din, Ama. Salamat, Panginoong Diyos. Si Jesus Christ, hindi nila ino-honor, hindi nila recognize. Those are anti-Christ. We are Trinitarian here, guys. God Father, Son Jesus Christ, and the Holy Spirit. Sa ibang walang Jesus Christ. Kaya pag nanalangin sila, salamat Diyos Ama. May nakikita kayong ganyang manalangin, mapapansin niya. Walang Jesus name sa prayer. There are groups not honoring Jesus Christ. Si Jesus Christ, tao lang sa kanila. Amen? Meron namang groups, Jesus Christ is only prophet sa kanila. But here, Jesus Christ is our Lord and Savior. Hallelujah! Palapakan ng Panginoon. And we are saved because of the Lord Jesus Christ. Ang plano ng Diyos ay mabuhay tayo ng may dahilan, direksyon, pag-ibig, kapayapaan. So, kailangan natin, in English is meaning, direction, love, and peace. Kaya nung ako ay nakakilala sa Panginoon, nung nalaman ko yung bagay na yan, about salba or about salvation, and I've been redeemed by the Lord Jesus Christ, nabago ang aking buhay. Nagkaroon ako ng direksyon. Kasi hindi ko alam ang direksyon ko eh. Isipin mo kung saan ako napadpad ha. Naging dancer ako ng Fairmark, Channel 13. And then, naging star star. Kung saan ako napupunta guys? Hanggang napunta pa ako sa kalsada. Naging palaboy. At ako pa ay naging gangster. I become part of the group IPC. Throw sign namin. I'm an original gangster. I'm an OG. Ako yung naging leader ng isang gang. Noon. So, alam ko how OG life is. Criminal mind. Nang hold up, nang aakit ng bahay. I've been there. Umakit po ako ng bahay. Ganong kalakas ang loob ko noon. Di ba? Pwede ka nang patayin yan pag pumasok ka sa bahay ng mga bahay. Di ba? And because of this salvation, my life have been into a direction. Nagkaroon ng direction ng buhay ko. Hallelujah. I was saved. My life have meaning. Nagka-meaning. Yung ibang tao, wala nang meaning yung buhay. Pag tinanong mo, bakit ka nabubuhay sa mundo? Buhay ako dahil sa girlfriend ko eh. Wow. E kung nawala ng girlfriend mo, hindi na ako dapat mabuhay. Kasi yun yung buhay niya eh. Ako, ikaw, why are you living in this earth? Nabubuhay ako dahil sa mga barkada ko. Wow! Diba? Yun ang meaning nila eh. Ikaw, ano bang meaning ng buhay mo? Dahil nakakilala ka sa Panginoon, ang meaning na ng buhay mo ngayon, si Jesus Christ. Diba? Ako, ang meaning ng buhay ko ngayon, si Jesus Christ. And I'm happy to preach the gospel. I'm happy to sing. I'm happy to pray. Hallelujah! Sobrang sarap ng mga kilala sa Panginoon. May meaning na ang buhay, may direksyon na ang buhay. Ano pa ba ang plano ng Panginoon? Sabi dito. Love. Ako, wala akong love noon eh. Very brutal ang aking isipan. Pag mayroong jeep na dumadaan,
Uy, daanan pa na ng jeep, gagawin ko. Maglalagay ako ng kawayan para pag dumaan yung jeep, matama sa bintana, lahat ng mga tao, matatamaan. Very brutal mind. Pero binago ako ng Panginoon, hallelujah! Glory to God! Very violent, di ba? Sobrang violent ng utak ko. Pero, grabe, pag nalaman mo ang kaligtasan, sobrang daming tao po dyan. Kaya po, pag ako nakakita ng mga tao sa labas, ako po talaga nangangaral. Kasi, sa pangangaral din ako nakarinig ng salvation. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi basta-basta ang preaching. Preaching the gospel outside the street. Because they need to hear it. Kailangan nila, ang dami din, walang meaning. A lot of people, no meaning yung buhay, walang direction, walang love. Kaya kapag pag nag-street preaching ka, magulat ka, may umiiyak dun sa gilid. Pag umiiyak, eh, wala siyang love eh. Tapos pinangaral mo, love. Oh. Diba? Tayo gagamitin ng Panginoon. Lalaki ang word of life kainta. Libo-libo. Ang dami. Daang libo. Ang kaluluwang dadali ng Panginoon. Dahil the vision is to become the biggest, the largest church here in the whole Rizal. Hallelujah. Ano pa? Meron ng love? And then peace. Pag nasa Panginoon ka, you'll have peace. Dati, puro away yung ginagawa ko. Meron akong binugbog sa kalsada namin noon sa Mandaluyong. Hindi naman kasi ako taga-Kaloocan talaga. Ako po yung laking Mandaluyong. Sabi nga nila, pag Mandaluyong, saan ka ba? Sa loob? O sa labas? Kung sa loob ka, anong kulay ng bubong? Mga ganun talaga eh. Kulay pula. Hindi, alam nyo, may mga kulay. May green, may blue, may pula yung mga bubong. May meaning yun. Pag nasa pula ka, malala ka na. Oo, malala ka na. Yung mga tipong hindi ka na nakakausap, talagang kulala ka na lang ganun. Malala na yun, kulay pulang bubong. Laki po ako sa Mandaluyong at ang bahay namin ay lalakarin niya lang gate na po ng mental. Nag-aral ako sa Mandaluyong East High School, which is yung school namin ay nasa loob ng mental hospital. Kaya yung hangin doon nalalangap ng mga estudyante. Sobrang wala akong peace nung time na yon kasi ginter nga ng gang, away dito, away doon. Ako'y nang bubugbog ng ibang kabataan nang walang dahilan. Ay, meron pa ng dahilan. Ang dahilan, kasi nag-away yung best friend ko tsaka yung girlfriend niya, nag-away sila. Kaya binugbog ko yun. Pero wala naman siya kinalaman. Parang random lang na tao na nakita ko doon sa kanto namin. Walang peace eh. Pero, glory to God, nagkaroon ng peace because of the Lord Jesus Christ. Sobrang grabe pag ikaw ay nasama sa gang eh. Pero pag mas grabe pag nasama ka sa Panginoon. Amen? Dahil nung ako po ay naging youth leader, nung time na yun, wala pa akong asawa, natutuwa nga ako dito, youth leaders, di ba? Nung ako po ay naging youth leader, hindi po ganyan ang aking diskarte. Iba. Kasi galing nga ako sa gang, kaya ang nangyari po sa youth ng church namin ay naging gang. Grabe. Kaya makikita nyo, yung mga t-shirt namin, may mga panggang yung ano eh. Sabi ni Papa, bakit ano nangyari sa mga youth? Hindi po kasi, ano ba, paano bang i-handle yung youth? Eh, galing ako sa gang eh. Eh, naging gangster tuloy yung ano. Pero, glory to God, lumago ang youth. Lumago ang youth. Ang daming youth. At ang mga naging member ng youth pumasok sa church, yung mga bata ay naligtas ay yung mga batang makukulit sa kalsada na nagbabatuhan ng pillbox tsaka nagsusumpakan sa kalsada. Pumasok sa church, naging youth, naging disciple. Nagbago yung buhay. Hallelujah! Glory to God! Ginamit ako ng Panginoon! And all the glory to God. Kasi alam ko kung paano kausapin sila eh. Kaya mo ba kausapin may habang nasumpa? Baka tumakpukulit, mayroon ko nun. Oh, may awang na pillbox, nang babato ng pillbox. Eh, yung pillbox na yun, punong-puno ng pulbura. Tapos, may mga pako, may mga barya. Mga barya para pag pumutok na gano'n, talsigan yung pako, talsigan yung mga barya. O, oh, di pasukan sa katawan mo, sa mukha mo yung mga pako. Ganon ka brutal yung niligtas ng Panginoon sa Kaloocan. Yung nangahapol ng itak,
ng jungle polo doon sa lugar ng Sapalok, si Papa ko ay nakatayong ganyan, dumadaan yun ang abo ng itak sa harapan niya eh. Tapos nakita si Papa, oh, pastor, kumusta? Namangamusta pa, pero may nahabol na itak. Sabi ni Papa, huwag ka nang nahabol ng itak, hindi mo pasok ka sa church. So, inausap ni Papa, nangahabol ng itak, disciple na sa church. Hallelujah! Nasabihan ng redemption, nasabihan ng gospel, nagbago ang buhay. Kaya importante na isinishare natin. Very important to share the salvation. The redemption of the Lord Jesus Christ. Okay? My preaching is just short. Okay? Na, hanggang anong oras ba ako dito? Hanggang 12? Okay. Kasi ako may maikli lang po ang umaaral. 30 minutes. Natatapos ako. Pero siguro gaganahan ako dito. Okay. Ang tanong ko po, point number one, my question is, saan po tayo niligtas? Kasi, if you know that you are being, you've been salva, o salvation, niligtas ka, dapat alam mo kung saan ka niligtas. The question, saan ka niligtas ni Jesus Christ? Dapat alam niya yan, guys, kasi, baka sabihin nyo sa sinisiran nyo, uy, kailangan mong maligtas. Ngayon, tanungin-tanong sinisiran mo, sabihin nyo siya, saan ba ako ililigtas ni Jesus Christ? Sa puot ng Diyos. Hallelujah! Kasi baka sabihin mo, niligtas ako sa mga sa mundo. Niligtas ako sa lupot ng mundong to. Hindi. Niligtas ako dahil masama yung mundo. Hindi. Niligtas tayo sa puot ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos, di ba sabi sa verse? We are the enemies of God. We are actually prepared sa punishment. Wala na eh. Nagsasacrifice sila ng mga hayop. They sacrifice everything. Walang nagagawa. Ilang years or dekada na siguro yung tumagal, hindi na kumakausap ang Diyos sa tao. Sobra, dami na lang ginagawa. They have a lot of sacrifices. Kung ano-ano ginagawa nila, walang kwenta. But, Jesus Christ is the best, perfect sacrifice para masalba tayo. Tinubos tayo ng Panginoon. Pag tinubos ka, hindi ka na pagmamayari ng pinagsanlaan. Di ba? Tinubos ka eh. Bawi ka na eh. You're here. You're mine. Ano pinabayan? Jesus Christ paid the price by His blood. Sacrifice His life, His body. Grabe ka! Sipin mo, ganun ka ka-importante. Dun, yung naramdaman ko yung salvation, yung message, kahit gano'ng ka-gangster ang isip ko, kahit gano'ng ka-OG, lumambot talaga ako. First time ko narinig yung salvation about the Lord Jesus Christ sa kalsada. And it's someone is preaching sa kalsada. And then nakinig ako eh. Wala naman akong oras. I have a lot of time kasi tambay eh. Wala naman ako sinusunod na oras. I'm not studying at the time. Barkada tambay. So sabi ko, parindang mo nga ito. Ang galing yung pagkakapaliwanan ni pastor eh. Ay, hindi ako nakaan ko. Kaya importante, if you explain it, it needs to be clear. Kaya nung nakikinig ako doon sa mga aral, sabi ko, sobrang klaro ng pagkakapaniwanan, pastor. Grabe, sakot talaga ako. Sa, yung talagang sinasabi sa Bible, that the word of God is sharp than a double-edged sword na tumatagos doon sa kabuto-butuhan, sa bulalo, yung pinaghihiwalayan ng spirito at kaluluwa, isipin mo, talagang ganun. Ang nangyari sa akin, boom! Alam niyo po kung ano nangyari sa akin? Paharap ko ako tumumba. Na-explain ako, hindi pa talikod.
And dumiling po yung buong paligid. Hindi ko nakita yung kalsada, hindi ko nakita yung mga tao. And then, there is a vision na pinakita ang Panginoon sa akin. Merong papel na lumilipad sa air, and then yung papel na yun pumunta sa harap. The power of salvation is so powerful na kahit napakatagal ko ng Kristiyano, napakatagal ko ng believer, pag binabalikan ko yung bagay na yun, talaga naiiyak talaga. Sobrang powerful ng salvation. Kasi yun yung pinakapuso ng gawain natin eh. Yung magliligtas tayo ng kaluluwa ng taong naliligaw. Kaya pag naalala ko yung nangyari sa akin, gusto kong maranasan din ng iba yun. So I like to share. So, tapos binigay pa sa akin ni Pastor Mario. Redemption pa yung binigay. Sabi ko, Pastor Mario, master ko na yan. Kasi nag-aaral ako sa daan, sa street preaching. Redemption ang pinapangaral. Hindi naman ako nang-aaral ng tithes and offerings sa street preaching. Nang-aaral naman tithes and offerings sa street preaching. Hindi, di ba? Nang-aaral ka pa sa street preaching ng discipleship. Ang discipleship, kinikits na yan pag nasa loob na at gusto na mag-disciple. Ang pag nangaral ka sa daan, ang talagang ipipreach mo, redemption, salvation. Kaya nung binigay sa akin ni Pastor Mario, redemption, sabi ko, okay, kabisado ko na yan, alam ko na yan, pero kahit kabisado at alam ko na yan, grabe yung power. At yung power na yon, alam ko na pag sinian ko rin sa iba, ay ganun din yung gagawin ni Lord. So may papel na lumipad sa harap ko. May nakasulat sa papel. That's the vision. Ang nakasulat sa papel, everything that you have is for the Lord. So number one, may mga number pa. So number one, yun ang i-share ko sa inyo, number one na kasi marami. Number one, sabi ni Lord doon, sa nakasulat doon, pag huminga ka, while you're breathing, inhale, exhale, you glorify Him. Kaya pag ako huminga, I know that while I'm breathing, I glorify God. Sarap huminga. Kasi huminga ka, hindi mo alam kung ano yung reason bakit huminga. Amen? Everything about me is glorifying God. So if I'm eating, I'm glorifying God. If I am working sa trabaho ko, I do my best because I know that I glorify God. Kung nagtatrabaho ako or nagninegosyo ako, I know kaya ako nagninegosyo is for the glory of God. Kaya nga in-explain ni brother kanina, kung nagtatrabaho ka, you separate 10% because you glorify God sa mga blessing mo. At inuuna mo siya. Kasi hindi mo pwede kunin yung 10%, pabawasan mo muna yung ano, tapos kakukunin mo yung 10%. Hindi na inuna ang Panginoon nun. Kaya una, habang buo pa, saka mo kukunin yung 10%. At glory to God, dahil tayo niligtas niya sa puot ng Diyos. Okay, magre-review tayo mamaya kung naaalala niya. Okay, so number one yon. Tayo ay niligtas sa puot ng Diyos. Number two. Yan. Tayo ay alitin ng kasalanan noon. May ligtas tayo sa puot, pero tayo alipin ng kasalanan noon. Paano nangyari yun? Alam na nga natin hindi maganda at mali, ginagawa pa rin natin. Pag sinabi, alam mo yung alak nakakasira ng liver yan. Pero bakit ang daming umiinom? Diba? Sigarilyo, matatamaan naman yung baga mo naman. Pero ang daming naninigarilyo. Eh ako dati ako naninigarilyo eh.
Pag ako na ni Carillo, pagkaubos ng isa, hindi uli isa. Ang tawag doon, change mover. Tapos minsan, dahil tinatamad ako mag-sindi uli, dinudugtong ko na lang para isang sindi na lang, pero diretso na. Ganon. Tamad eh. Sobrang tamad ko dati. Matamad ako eh. Jeff Rocks pa ako noon, sa layaw. Kasi lumaki ako sa lolo't lola. So kaya kung magtataka kayo, bakit ako naging OG, bakit ako naging gangster? Hindi kasi ako lumaki sa father ko, tsaka sa mother ko. Lumaki ako sa lolo't lola. Kaya Jeff Rocks, laki sa layaw. Lahat ng gusto ko, nagagawa ko noon. Kasi pag humingi ako ng baon kay lola, bibigyan ako, and then lalakad ako konti, si lolo nandun. O binigyan ka na ba ng lola mo ng baon? Hindi pa po. Dalawa, baon ko ngayon. Ganun eh. Alipin tayo ng kasalanan. Pero because of the Lord Jesus Christ, napagtagumpayan natin yung mga kasalanan na yun. Okay. Ano na po? More than 20 years na po akong hindi naninigarilyo. More than 20 years na po akong hindi nang-iinom ng alak. Hallelujah! Kayang gawin ng Panginoon eh. Kaya nga, anuman ang estado ng buhay mo, kayang-kaya niya talagang baguhin. Kasi yung akin, hindi pa matindi. Hindi pa masama yung akin. Hindi pa ganun katindi. Merong sa Bible, pinakamatindi, pinakamasama. Si ano? Ito, basahin natin. Sa... First Timothy chapter 1 verse 15. Si Paul. Ayan, sabi ni Paul, no? Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat kasi narinig niya rin yung salvation eh. Sabi ni Paul, totoo yan. Paniwalaan rin lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sabi niya dyan, no? At ako ang pinakamasama sa kanila. Bakit kaya nasabi ni Paul na siyang pinakamasama? Si Paul po ay killer. Pumapatay siya ng mga Christians dati. Ganun katindi si Paul. Hinahunting niya yung mga Christians. Eh, nung panahon na papunta siya doon sa ano, ang pake niya talaga, huntingin yung Christians eh. Eh, sinalubog siya ni Jesus Christ. Di niya alam. Pero actually, ang tawag niya, Lord na kagad, yung nalaglag siya sa ano niya eh, sa words niya eh. Lord. Lord. So, ibig sabihin, nirecognize niya na Lord. Ewan ko baka na ano na rin siya, no? Na deliver na rin siya at the time. Kasi binulag siya eh. Kasi makakita eh. So siya ang pinakamasama. So yung sinasabi ko na ano, wala pa yun. Iba ko kumapatay eh. Siya talaga kumapatay siya. Kasi siya daw pinakamasama, sabi ni Paul. Pero sabi ni Paul, sa Romans, siya pinakamasama, pero sabi ni Paul sa Romans chapter 6 verse 15 to 23, sabasahin ko na po, noong unay, nagpaalipin kayo sa karunihan at kasamaan at naging masama nga kayo. Ngayon naman, magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Noon, alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ano nga ba ang napala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinakahiya na ninyo ngayon? Grabe, no? So, tayo'y alipin ng kasamaan noon, pero ngayon tayo'y alipin ng kabutihan. Ano yung pinagkaiba nung pag-alipin ka ng kasamaan, gumagawa ka ng masama, kahit ayaw mo, gagawin mo. Ganito yun eh. Pag si Carillo, alam mo masama eh. Pero bakit ginagawa mo? Pag may ginagawa ka na hindi mo gusto, pero ginagawa mo, ang tawag sa'yo alipin. Kaya nga merong mga taong alipin noong sa Amerika, yung mga tao ay, diba, inaalipin sila. Kahit ayaw nilang gawin, ginagawa nila. Kaya nga kung may ginagawa ka sa buhay mo ngayon, na ayaw mo namang gawin, pero ginagawa mo, magtanong ka, alipin ka niyan. Kailangan mong mapalaya dyan. At para mapalaya ka dyan,
si Jesus Christ ang sagot. Amen? Kaya may mga kilala kayong alipin ng sigarilyo, alak. So sabihin nyo, bakit mo ginagawa yan? Pag sinabi niya, meron nga akong tinanong, bakit ka naninigarilyo? Sabihin niya sa akin, actually, ayoko nga maninigarilyo. Bakit ka naninigarilyo? Alam ko, ayoko kasi, ang sakit na ng ganto ko, yung dito ko, kumukurot. O bakit ka naninigarilyo? Di ba, alam. O, alipin siya, di ba? Alam niya, gusto, alam niya na masama, pero ginagawa niya. Ganun ako dati. Eh, sige, may pakete ng sigarilyo, may mga ano na nga, may logo na doon, may picture na may basak yung labi, yung may butas yung leeg. Di ba yung mga pakete ng sigarilyo, may ganun? Pero anong ginagawa ng mga tao? Bumili pa rin, di ba? Ay, nagilito pa rin sila. Grabe. Grabe yung pang-aalipin yun. Grabe. Kaya ngayon, tayo alipin ng kabutihan. Ano naman pinagkaiba ng alipin ng kabutihan? Ano yun, pastor? Kahit ayaw namin gawin yung mabuti, ginagawa namin yung mabuti, ganun pala. Kasi alipin kami ng mabuti. Nagbibigay ako. Pero ayokong gawin, pero ginagawa ko eh. Alipin ako. Ganun ba? Alipin ka ng kabutihan, pero you have the decision that you are doing it. Hindi ka alipin na parang robot. You have the right to decide. Gusto mong gawin o ayaw mong gawin. Pero dahil alipin ka nga ng kabutihan, you choose to do the right thing. Amen? Number 3, tapos na po ako. Dito po tayo magtatapos. Dahil wala naman po ditong bago o tatanggap, mayroon po bang hindi ko tumatanggap? Okay, so ganito. Ngayon, tuturuan ko na lang kayo. I'll teach you how to make people do yung pagtanggap. Kasi, sinira na natin. We wish your salvation, wish your redemption. Tapos yung mag-pray na, hindi ko alam paano mag-pray. Tatawag mo pa si pastor. Pastor, mag-pray daw. Sinner's prayer. Kaya ko i-share, pero hindi ko kaya yung sinner's prayer. Di ba tayo? Kasi yun yung ending yun eh. Ililid po siya, di ba? Ganito. Ang panalangin na pagtanggap ay sabi dito, pag binalikan natin yung ating main verse, let me read it again sa English naman kasi sa Tagalog ko binasa. New Living Translation, Romans 5, chapter 9, 11. Diba? Okay, sabi dito sa English, New Living Translation. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. Number 10. For since our friendship with God was restored by death of His Son while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son, 11. So now, we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Sabihin mo ngayon sa pinatatanggap mo, Brad, pinakilala ko sa iyo ang Panginoon at nalalaman mo na yung kaligtasan, salvation. Pero kailangan mong manalangin. Sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So patanungin mo siya, nananampalataya ko ba ngayong araw na ito, itong oras na ito. Pag sinabi niya, yes. Sabi sa Romans 10, chapter 10, verse 9 to 13, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, kailangan pala, you will declare it with your mouth. So, sasabihin mo daw sa pinapatanggap mo, kailangan mong banggitin. Gamitin mo yung dila mo. You need to confess. Huwag sa isip lang, ha? Sabihin mo. Sundan mo ako. Panginoon. O, yan. Sundan niya. Pakinggan mo kung talagang nagsasalita siya. Salamat.
Okay, ganun. So, gagawin natin ngayon. So, let's stand up. And we are going to do a prayer. Actually, itong ano na to, hindi na sa bagong tanggap. Kahit tayo mga tumanggap na, pwede din natin gawin to. It says, there are new every morning. Bawat umaga ay bagong araw. Ay, pastor, na-pray ko na yan. Hindi ko na kailangan i-pray yan. Ano na yung valid na yung for 1 year? Ganun ba yan? Na-pray ko na yan. So, anong validation ng prayer ko na sinas prayer? 3 months? O next month? Next month na ako mag-pray again. Hindi, every day is a new day. Tama tayo. We are not perfect. But we are made perfect because the Lord Jesus Christ is in us. We are cleansed of all unrighteousness. But because of the Lord Jesus Christ. Walang dapat magmalaki. Lahat nagkakamali. Lahat may kasalanan. Kaya itong prayer na to ay very important. Whether you are new or whether you are already a Christian, we need to pray this. We need to know how to pray this. Every day is a new day. So let's bow our heads. Let's close our eyes. And let's pray. Sabihin natin, inaamin ko po, Panginoon. Ako ay makasalanan. Isang madubing basahan sa iyong harapan. Ako po ay naniniwala na kayo po ay Diyos, anak ng Diyos. Nagkatawang tao upang kami ay maligtas sa pamamagitan ng iyong pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Patawad po sa aking mga kasalanan na gawa. Sabi mo sa iyong mga salita, di mo lang ako patatawarin bagkos ako po ay iyong lilinisin na kasing puti ng niebe. Binubuksan ko ang puso ko. Pumasok ka, Panginoong Jesus, at maghari ka sa aking buhay. Sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa dugong banal ni Jesus, ako ay tinatawad at ako'y anak ng Diyos. Salamat, Panginoon. Ako na lang po mananalangin. Lord God, Father in heaven, in Jesus' mighty name, in the power of the Holy Spirit, I pray. Let your will be done, let your purpose fulfill. In this time, this message will not stay in our heart, in our mind, but we will deliver this and share it to other people. The redemption, the salvation, ang pagsalba ay aming ibabahagi sa lahat ng tao. Dahil maraming tao walang direksyon, walang dahilan ng buhay, walang pag-ibig, walang kapayapaan. Gamitin mo ako, gamitin mo kami upang magligtas ng maraming kaluluwa. Madala dito sa iyong gawain. Dahil alam namin ang gawain ng Word of Life Worship Center sa Inta, here in the Philippines, ay lalago, dadami, sapagkat ipapahagi namin ang salvation na nagmula sa iyo. Kung paano mo kami niligtas, ay ganun mo rin sila iligtas. Give us the boldness, as Pastor Mario preached last Sunday. Pray for boldness. Bigyan mo kami ng boldness to share the gospel. Bigyan mo kami ng boldness to share the redemption. Salba. Bahagi sa ibang tao, Panginoon. Bigyan mo kami ng conviction na sa kaluluwa na naliligaw na ma-share namin. Give us the boldness. Huwag kami tamarin. Huwag kami panghinaan ng loob. Lord John, I pray, give us the joy
Lord God, the strength to share the gospel. To share the salvation that you've given us. We praise you, we glorify you, we lift your name on high, Lord God, Father in heaven. In the name of the Lord Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit, everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Walang pangalaman ng Panginoon. Tapos na po ako. Maraming salamat, Pastor Mario, Pastor Raquel, and the Word of Life Worship Center, Kahinta, for inviting me here. I'm happy na nandito ako. God bless. Lord, we thank you, Panginoon, sa natapos na gawain, Panginoon, sa pinreach, Panginoon, namin, Pastor Jeff, Panginoon, about sa redemption, Panginoon, the salvation, Panginoon. We thank you, Panginoon, sa aming narinig, Panginoon, na message, mga mensahe, Panginoon, ikaw ang siyang magturo sa amin, Panginoon. Ano ba ang dapat namin gawin, Panginoon, Jesus? Panginoon, sa mga narinig namin, Panginoon, ito'y pumasok sa aming puso at isipong, Panginoon. Ito'y aming maisa buhay, Panginoon Jesus. At muli, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang siyang aming dinadakili at tinataas, Panginoon, sa sambahin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Ano ba 'yan? 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 Ano ba 'y
dito. Yeah.
Kaya nga dalawa ko. Punta ka rin ko pa rin naman.